Napakagandang buhay po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga mag-aaral, at sa lahat ng mga kabataang naglalayong mapalawak pa ang kaalaman sa larangan ng matematika. Sa ating sesyon na to, ang ating diskusyon ay napapatungkol sa Integration of Trigonometric Functions Part 1, Tagalog Version. At bilang panimula ng ating diskusyon, paintulutan po muna ninyo kung basahin ko ang ating mga objectives. At the end of our lesson, the students would be able to: first objective, understand the concepts underlying integration of trigonometric functions. And for our second objective, enumerate and apply the integration formulas of trigonometric functions. And then afterward, ito naman ngayon ang mga formula natin na gagamitin natin para sa integration of trigonometric functions. Formula number 1, the integral of sine u du equal negative cosine u plus c. Second formula, the integral of cosine u du equal sine u plus c. For the third one, the integral of tan u du is equal to negative ln of cosine u plus c. At ang ikaapat na formula, the integral of cotangent u du equals ln sin u plus c. Para naman ngayon sa ating ikalimang formula, the integral of secant u du equals ln of secant u plus tangent u plus c. At ngayon naman ang ating ika-anim na formula, the integral of cosecant u du equals negative ln of cosecant u plus cotangent u plus c. Formula number 7, the integral of secant square u du equals tangent u plus c. Ikawalong formula, the integral of cosecant square u du equals negative cotangent u plus c. Formula number 9, the integral of secant u tangent u du equals secant u plus c. At para sa isa pang formula, formula number 10, the integral of cosecant u cotangent u du equals negative cosecant u plus c. Para sa simula ng ating diskusyon, ating sisimulan sa ating formula number 1, the integral of sine u du equals negative cosine u plus c. Para sa ating example, ano ngayon ang integral ng sine 5x dx? Paano natin hahanapin ang indefinite integral ng ating given na integral of sine 5x dx? At siyempre, walang iba, ang unang ginagawa natin kapag nag-aanap tayo ng integral ay yung maghanap tayo ng u. At ang value ng u natin sa ating given problem is equal to 5x. At kapag naanap na natin ang value ng u, which is equal to 5x, ang susunod na akbang is to take its derivative. Lagi tayong nagdi-differentiate para tuluyan tayong makapag-integrate. At syempre, ito naman ngayon ang derivative ng ating given equation. U is equal to 5x, ang derivative nito, du equals 5dx. And then afterward, i-divide lang natin yung kabuuan ng equation by pi para mahanap natin ang value ng dx. Finally, ang value ng dx is equal to du over 5. And then afterward, muli nating babalikan ang ating given problem at saka natin ito masusing pag-aralan. Kitang-kita naman na ang dx merong lang nakapreparang value. At ang 5x, alam naman nating lahat na ang value nito is u. That is why kung isasagawa natin ang substitution process,
ang given integral nating sine 5x dx, ang dx mapapalitan ng d over 5 at ang 5x mare-replace by u. Kaya ito na ngayon ang bagong format ng integral of sine 5x dx. Isusulat natin siya ng ganito, the integral of sine u times du over 5 dahil nga ang du over 5 is also dx at ang u is also 5x. And then afterward, muli nating susulat ang ating given integral problem. But in a way na nakafactor out na ang 1 over 5. Kaya ang ating working equation ngayon is equal to 1 over 5, the integral of sine u du. Since nakafactor out na ang 1 over 5, ngayon, ano ang integral ng sine u du? Eh hindi ba't ito rin ang ating given formula? Ang integral ng sine u du is equal to negative cosine u plus c. Ang mismong solusyon natin, dinala tayo sa formula na gagamitin natin. At ito ang integral of sine u du equals negative cosine u plus c. Ang ibig sabihin pala nito, kahit sa una pa lang, kahit na di mo muna isipin ang formula, ang solusyon kusa tayong dadalhin sa right formula na gagamitin natin. Ang tanging importante lang, eh alam natin ang definition ng ating formula na ang integral ng sine u du is equal to negative cosine u plus c. At syempre, ito na ngayon ang ating sagot in terms of u. 1 over 5 times negative cosine u plus c. Kaya nga lang, may value naman ang c. Kaya direct substitution lang tayo hanggang sa mahanap natin ang tamang sagot, ang ating indefinite integral na inahanap para sa integral ng sine 5x dx. Finally, ang ating sagot, negative 1 over 5 cosine 5x plus c. And then, for another example, what is then the integral of 10x sine 5x square dx? So, ang unang gagawin natin is mag-let u muna tayo. At ang value ng u from our given is equal to 5x square. And then afterward, ahanapan natin ito ng derivative. At ang derivative ng u is equal to 5x square is du equals 10x dx. At kung papansinin natin ngayon, ang 10x at dx ng ating given problem is eksakto lamang sa balyong du. At ang 5x square naman ng ating given problem is eksaktong equals to u. And then afterward, by substitution process, ang bagong format ng ating given is magiging integral of sine u du. Pero ano nga ba ang value ng integral ng sine u du? Siyempre, eksakto pala. Ang integral ng sine u du is equal to negative cosine u plus c. Sa makatuwid, ito ngayon ang ating indefinite integral. Kaya nga lang, in terms of u. Pero teka kaibigan, may value pala ang u at ang value ng u equals 5x square. Ngayon naman, ang gagawin natin is by direct substitution para mahanap na natin ang ating kasagutan. Finally, ito na ang sagot sa ating given problem. Negative cosine 5x square plus c. At ito ang ating indefinite integral para sa ating given na integral of 10x sine 5x square dx. At ito naman ngayon ang ating pangalawang formula. The integral of cosine u du equals sine u plus c. At ito naman ngayon ang ating alimbawa. At ang ating problem, find the integral of cosine 2x dx. At syempre, as usual, tayo na munang mag-let u. Ang value ng u natin is equal to 2x. At ang derivative naman ng u is equal to 2x,
is du equals to dx. Kaso kung babalikan natin ang ating given, ang kailangan lang natin is dx. Kaya lang ang derivative natin, du equals to dx. So anong gagawin natin? I-divide natin ang buong equation ng 2 para mahanap natin ang value ng dx. Finally, ito na ngayon ang value ng ating dx. Ang dx pala is equal to du over 2. At ang value naman ng u is equal to 2x. Or vice versa, ang value ng 2x is equal to u. Again, uulitin ko, ang value ng 2x is equal to u. At dahil may value na tayo ng dx, which is equal to du over 2, at ang 2x is equal to u, maaari na natin ngayong balikan ang ating given problem. And then, ang dahil sa substitution process, ito na ngayon ang ating given problem. The integral of cosine u times du over 2. Kasi, ang value ng u is 2x. At ang du over 2 naman is dx. At kung ating isisimplify ang ating given problem, ang bagong format na nito is magiging ganito na. 1 half integral of cosine u du. At eksakto ngayon ito. Ang value ng integral of cosine u du is equal to sine u plus c. Sa makatuwid, ito ngayon ang ating sagot. 1 half sine u plus c. Yun nga lang in terms of u. Pero teka lang kaibigan, may value pala ang u. At ang value ng u is equal to 2x. Dahil dito, by direct substitution, ito na ngayon ang ating sagot. Finally, ang sagot sa ating integral problem, 1 half sine 2x plus c. At dito ngayon nagtatapos ang part 1 ng ating diskusyon. Pakiabangan na lamang ang ating part 2. Hanggang sa muli, ito ang Matinik at ang Musikero Channel na nagsasabing maraming maraming salamat po. Huwag nating kalilimutan, God is great, God is good.